Guy. At medyo malayo eh. Ayun, great guy. Saka, ano? nakikita ko lang sa Facebook yung ina-upload ni Brother Ray. Sabi ko, ano, parang enjoy na enjoy talaga sila dito sa Mugan. So, once din yata ako nawala. Medyo, ano lang, actually wala naman talagang, ano, reason na kung bakit hindi tayo nakakadalo. Talagang minsan, siguro minsan emergency, pero minsan katamayan lang. So, talagang na masasatan. So, ano, kasi, ano, medyo, nagbakasyon kami sa Palawan last two weeks ago. So, yun, gusto ko rin ipagpasalamat kay Lord na kahit medyo masama ang panahon, pagdating kami ng Puerto ni Stranded pa kami ng dalawang araw. And then, sumakay pa ulit kami ng barko bago kami nakarating sa amin mismo. So, medyo makabahabang biyahe, pero sa awa ng Diyos naman, binigyan kami ni Lord ng magandang biyahe kahit medyo, sabi nila, may low pressure daw, pero nakarating kami ng safe naman. Kasi nakabig ko yung fiesta ni St. Michael D. Arcangel. So, sabi ko, San Miguel, talagang tulungan mo kami, makarating kami. Ano man mga malalaking alon, huwag mo pa rin tulutan kami na maranasan namin. So, thank you God naman at sinatid niya kami ng safe at 3 days, 4 days lang kami doon. Bumalik ulit kami kasi back and forth yung flight namin. So, yun, talagang mahaba-habang biyahe. Dating ko ng puwerto ulit, pabalik sa kami, doon sumukan si Kai. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, dito lang kami sa hotel. At dalawa lang kami, nag-check-in pa kami kasi kinamagahan pa namin yung flight namin. Ay, nung gabi nahilo siya, sabi ko, ako, anong gagawin ko dito ba? Mag-isa lang ako. Sabi ko, sumaga yung flight namin, magaling kami yung harap ng airport. So, yun. Awa ng Diyos, okay naman yung vacation namin. Gusto ko rin magpasalamat kay Lord na yan, sa kabila ng mga pagsubok talagang nandyan siya lagi. Though medyo nakakalimo tayo paminsan-minsan, pero talagang lagi pinaparamdam ni Lord na nandyan siya lagi. Talagang, kumbaga, kailangan lang natin talagang tumawag sa Kanya. Kailangan, kung medyo nandun na tayo sa point na parang wala na yung malapit. Pero, sa online just talagang, kahit medyo napakaraming problema, napakaraming pagsubok, nakatayo pa rin. Diba? May iba lang ako, gusto ko lang din iparating sa inyo yung brother, yung sa livelihood natin. Yung before na inaano namin ni brother, yung workout namin. So, medyo hindi masyadong hindi siya nag-stop siya ngayon. So, parang, ganoon naman talaga eh. Siguro hindi pa yun ang may plano si Lord. Kumbaga, hindi pa mga right people talaga na naano natin. But the company still, hindi naman, nawawala ang company. Nandiyan lang naman. So, parang wala lang na group. So, pero hindi naman tayo nawawala ng pag-asa dahil hindi naman masama ang ating layunin. Kundi para naman dito sa community, di po ba? Tsaka, alam ko, may time pa. Kasi ang sabi ni Brother Ray Dicembre. So, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Hindi man ganito ni Lord yung V-Mobile. Alam ko may iba siyang paraan. So, hindi natin masabi, pero ako, naniniwala pa rin ako at nananaligaw rin ako kay Lord na isa sa atin gagamitin niya para matupad ang sinasabi natin na makapagpa tayo ng ating sariling building. Kasi alam ko kasi sa akin na sa puso natin, alam ni Lord na hindi masama ang ating layunin. Lahat, so, yun, pinag-pray ko rin. Kasi meron, gusto ko rin humingi ng prayers nyo kasi meron kami itinitil na beach front sa Palawan. So, hopefully next week, medyo malaking income. So, ako naman, bukas ang loob ko para tumulong sa community kung ito ay magiging ano na talaga. yun lang po. Maraming salamat po. Ako po'y masaya na nandito po ulit. Nakarating kami ngayon. Dumi
medyo nung nakaraang week, sabi ko, kailan kaya ulit yung prayer meeting? Salamis ko na si brother kasi lagi nagdetect. Sabi ko, hindi ako makapag-tweet ni brother kasi ayaw ko na mag-tweet ako pagdating ng oras, hindi ako makakarating. Kaya hindi ako nag-reply sa kanya, sabi ko bahala na, pero inilaan ko yung araw na to. Kaya sabi ko sa husband ko kanina, maaga pa lang, ihatid mo kami kahit hanggang mulyot lang kasi hindi niya alam pabalik. So sabi niya, sige, mga 12 pa lang, handa na kayo para maihatid ko kayo. Hinatid niya kami hanggang mulyot, so nag-tweet ko yung papunta ni brother. So sabi ko, sige, basta ang araw na to ilalaan ko ulit kasi tama naman yung sinabi ni sister kanina na pagka na pag nawawala ka sa community, parang mayroon something na parang nandun yung lagi yung mga problema, yung mga sabi ko, bakit noon yung nag-aalit ako lagi, parang lagi akong sabi ko, siguro talagang inaano kayo ni Lord para tama. Okay, maraming